Okay, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Meron naman tayong pag-uusapan sa ngayon na alam ko na tayong lahat ay makaka-relate dahil maaaring naranasan na natin ito at tayo ay naging bahagi sa mga usapin sa ating kapwa-tao. Now, syempre dahil we want peace, gusto natin na maayos ang relationship. So, the only way for the relationship to restore ay paghingi ng tawad. Pero ano ang gagawin mo kung ang hinihingan mo ng tawad ay hindi nagpapatawad? That's a big problem. Humihingi ka ng tawad, hindi pa siya nagpapatawad. At hindi mo alam kung kailan. So, katulad ng dati, bago tayo magpatuloy, sana ikaw ay mag-subscribe, mag-like, at pwedeng mag-comment na rin at i-share itong video after you watch kung nakita mong makatutulong din ito sa iba. So bago tayo magpatuloy, doon sa ating usapin na anong gagawin mo kung ikaw ay humihingi ng tawad, subalit yung taong hinihingan mo ng tawad ay hindi nagpapatawad. Magbasa muna tayo, babasahin ko muna itong Bible verse. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 13. Sabi dito, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. So that's a biblical reminder from St. Paul from the book of Colossians chapter 3, verse 13. So anong gagawin mo kapag hindi ka pinatatawad ng taong hinihingan mo ng tawad? Number one, ang mahalaga ay humingi ka na ng tawad sa nagawan mo ng pagkakamali. Kasi healing starts kapag halimbawa ginawa mo na yung first move na yan. Nag-confess ka, humingi ka ng tawad sa kanya. Kung ano man yung pagkakamali mong nagawa, ikaw lang nakakaalam nun. Pero the best way to start healing ay mag-initiate ka. Don't wait for the person to remind you that you have to ask forgiveness. Huwag ka maghintay. Kasi alam mo naman na ikaw ang nagkamali. Siyempre, ikaw ang unang mag-initiate nito. Pero kung hindi ka pinatatawad nga, ang mahalaga, humingi ka na ng tawad sa kanya. Okay. Number two. Ang Diyos ay mapagpatawad. So, kahit hindi ka pa pinatatawad nung taong nagawan mo ng pagkakasala o pagkakamali, ang mahalaga, humingi ka ng tawad sa Diyos at na-confess mo na sa Kanya yung pagkakamali mo. Siyempre, of course, pumunta ka sa simbahan. Sabi nga sa malalim na Tagalog, dinadagu ka ng iyong puso, ang iyong isip, and humingi ka ng tawad. Kahit hindi pa siya nagpapatawad, yung taong napagkasalahan mo, ang mahalaga, nararamdaman mo, nararanasan mo na pinatawad ka ng Diyos dahil humingi ka rin ng tawad sa Kanya. Okay. So, let's proceed to number three. Show na ikaw ay nagbabago. Ang iyong pagbabago ay patunay na bukal sa loob yung paghingi mo ng tawad. Sabi nga, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Na ipakita mo sa taong napagkasalahan mo na hindi ka nakatulad ng dati na meron kang nagawang mali na kung saan siya ay nasaktan. Show him or her or show the people that you're very willing to change. Yan, nakakakumbinsi yan. Kasi halimbawa, sinabi mo, kunyari, sa aspeto ng pagbibisyo, maraming nasaktan kasi, kunyari, maraming pera ang nagagastos instead na mapunta sa pamilya o sa asawa na pupunta sa bisyo. At yun ay naging dahilan upang masaktan sila ng matindi. Ngayon, ang sinabi mo na humihingi ka na ng tawad sa kanila, humihingi ka ng tawad, sinabi mo kung nasaktan mo sila dahil sa pagbibisyo mo, of course, the next time, dapat makita nila na talagang totoo yung paghingi mo ng tawad dahil hindi ka na nagbibisyo. So that's a very, very simple example. And a lot more na
tayo na lang ang mag-isip kung ano yung mga dapat mong gawin doon sa mga taong nasaktan nyo o nasaktan natin dahil doon sa isang pagkakamaling na gawa natin. So, that's number 3. Yan ang dapat natin gawin. So, punta sa number 4. Number 4 ng mga payo. Matuto kang maghintay. Okay. Sabi nga, huwag pilitin ang taong nasaktan mo. Totoo ang kasabihang time heals. Okay. Huwag nating ipuwersa. Kasi ang isang taong nasaktan, hindi basta-basta talaga, totoo yan, nakakapag-release ng forgiveness. So, time heals. Learn to wait for the perfect time na siya ay magbibigay talaga ng kapatawaran sa nagawa mong pagkakamali. Huwag mo nang sabihin na ano na humihingi na ng tawad, hindi pa nagpapatawad. Hindi. Huwag kasi yan ang realidad eh. May taong nagawang ka ng mali, nasaktan sila. At nung panahon na nasasaktan sila, hindi nila nakikita na parang gusto mong magbago kasi tuloy-tuloy ka sa iyong ginagawa. Ngayon, nung sabihin natin na hindi na nagiging maayos yung relationship ninyong dalawa o ng ibang mga tao na kung saan tayo nagkamali. Tapos nang ma-realize mo na mali ka rin, humingi ka ng tawad, and then pinipilit mo. I think it's wrong to say na humingi na nga ng tawad, hindi pa nagpapatawad. Hindi. Hintayin mo na lang ang panahon na pagalingin ang kailangan mga puso. Diba, may kasabihan that there's no such thing as permanent in this world. At kung mayroon mang isang bagay na permanente ay ang pagbabago. So, mababago rin yung kanyang pananaw at kaisipan na hindi ka pinatatawad. So, what you should do is to learn to wait. Maghintay ka talaga. Okay. Let's go to number 5. Okay. Ipag-pray mo ang taong nagawan mo ng pagkakamali. Pray for him or her. Of course, in your prayer, you want God's help to heal his or her heart. Pinag-pray mo siya. Siyempre, sa prayer mo, because you want restoration relationship, ang gusto mo, Panginoon, sana makamtan ko ng pagpapatawad galing sa kanya. Isang sign niya na talagang totoo kang humihingi ng tawad kasi pinag-pray mo na siya na hindi mo naman dating ginagawa. Okay. So that's it's very practical, di ba? Whatever is our religion, wala naman dito pinag-uusapan kasing relihiyon. Lahat ng religious members, lahat ng relihiyon, yung mga members nito nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa iba. So wala tayo din itong sinasaklaw na relihiyon kahit sino ka pa. Ito ay isang sabihin nating Christian ethical standard na we have to ask forgiveness for someone na nagawa natin ng pagkakamali. And then, it's also Christian ethical standard na magbigay ng pagpatawad. Kaya lang, may mga pagkakataon na napakahirap talagang gawin ito. Napakahirap na ibigay ito sa taong nagkamali sa atin. But ito na nga ang ating payo. Kung iisa-isa natin ito, I tell you, sa mga humihingi ng tawad, makakamta natin yan kasi change is constant. Okay, let's proceed to number 6. Ang sabi naman sa number 6, move on, kalimutan mo na ang pangyayari. Kasi habang iniisip mo yung mga nangyari sa'yo, lalo ka lang makukundin na, lalo ka lang magkakaroon ng guilt. You did those things that you should do. Yung humingi ka ng tawad sa taong napagkasalahan mo, maaari paglapit mo, galit na galit pa, at ang sabi, hindi kita mapapatawad. Kayaan mo lang. And then humingi ka ng tawad sa Diyos. And then pinakita mo, nagbabago ka. Pinakita mo na nagbabago ka. Na talagang yun ay isang prueba na totoo yung paghingi mo ng tawad. And then,
you wait for the perfect time kasi nag-heal na yung ano, yung panahon, ginagamit din niya ng Diyos. And then you pray for this time, move on. Patuloy ka. Forget what happened. Press on. Okay. Alisin na sa isip kasi tapos na yun. Maaring maya-maya lang, biglang bumabalik sa isip mo. Pero, sabi nga, kontrahin mo. And then return, Panginoon, Diyos ko, pinatawad mo na ako. Humingi na pa ako ng tawad sa kanya. And then lastly, habang nag-move on ka, mag-iba ka ng focus. That's one of the best things that you can do to yourself. Change your focus. Maraming magagandang bagay na maaari mong gawin that will continue to experience a change. At makikita mo, habang nag-iiba ka ng focus, lumilipas yung panahon, dumarating na yung healing kasi you already have prayed for. Anong mga focus? Kung halimbawa, if there's an opportunity for you to get out of the country, katrabaho ko sa abroad, okay, pwede yun. Kung nandito yung trabaho mo, pwede. Kung may mga taong pwede kang alagaan, pwede. Kung may mga taong pwede kang tulungan, pwede. Eh, yun ang nagko-contribute for the healing of the broken relationship na yung na-experience. And you will see, little by little, yung restoration ng relationship ay nangyayari. So, whoever you are, kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon sa ngayon, you can follow these steps na I know practically malaki ang matutulong sa'yo. Don't condemn yourself, especially if humikan ng tawad sa Diyos at humikan ng tawad sa Kanya. And see what's going to happen. Napakaganda nito. So, bago tayo magtapos sa ating mga payo patungkol sa pagpapatawa doon sa humingi ng tawad eh. Hindi pinatatawag. Tuloy-tuloy lang. And then dito, marami pa akong i-upload na mga payo na alam ko makatutulong sa atin. Pero regaluhan mo naman ako ng iyong pag-subscribe and then try to comment, try to like, and then if you think this will help other people experience good things even if they're not yet forgiven nung taong napagkasalanan nila, i-share mo ito sa iba. Okay, salamat at hanggang sa muli.